ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng kaharian ng Diyos? Saan na ito may ikukumpara? Tulad ito sa buto ng mustasa na kinuha sa isang tao at itinanim sa kanyang hardin. Lumaki, naging parang puno at sumisilong sa kanyang mga sanga ang mga ibon ng langit. At sinabi niya uli, saan ko ikukumpara ang kaharian ng Diyos? Katulad ito ng lebadura na kinuha ng isang babae at ibinuon sa 3 takal ng harina hanggang umalsa ang buong masa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sinabi pa ni Jesus, ano ang katulad ng kaharian ng Diyos? Sa ano ito maikukumpara? Namangha ang lahat nang nakarinig kay Jesus. Para sa kanila, walang katalinuhang makakapantay sa mga salitang binitawan ni Jesus. Gumamit siya ng mga simpleng salita at kung nais niyang bigyang diin ang isang bagay, gumagamit siya ng mga parabola na kinapapalooban ng mga karaniwang bagay na matatagpuan sa isang bahay o pamayanan ng mga Hudyo. Sa Ebanghelyo ngayon, gumamit si Jesus ng butil ng mustasa at ng lebadura na inihalo sa 3 takal ng harina. Sa pamamagitan ng 2 bagay na ito, inilalarawan sa atin ang pinagmulan at ang bunga ng paghahari ng Diyos. Ang pinagmulan ng kaharian ng Diyos ay sinasabing maliit at nakakubli, walang halaga at hindi ka pansin-pansin. Sa katunayan, kailangan nga itong maglaho at mawala. Kadalasan ang buto ay binabaon sa lupa at ang lebadura ay inihahalo sa 3 takal ng harina. Kakaiba ang simula ng paghahari ng Diyos ay sa karaniwang paraan na nakagawian na ang pagsisimula ng isang gawain. Kadalasan kapag may proyektong sinisimulan, karaniwang itong ipinagmamalaki o pinamamalita. May malaking puhunan o ari-arian, mga mauhusay at matatalinong tagapagpatakbo ng negosyo. Nang magsimula si Jesus sa pagpapahayag ng mabuting balita, nagtiwala lamang siya sa 12 alagad at umasa sa ambag at tulong ng kanyang mga tagasunod. Sa kabila nito, isang apostol ang nanatiling tapat sa kanya sa hanggang sa krus, ngunit numaganap sa buong daigdig ang Kristyanismo. Pagsasagawa, tinuturuan tayo ni Jesus na simulan ang lahat ng bagay mula sa Bethlehem.